Hello, good morning, good morning, good morning. Welcome to my channel. Kumita ka na ba sa YouTube? Ayan guys, so today's vlog, tuturuan po kayo kung paano kumita sa YouTube. Paano mamonetize sa YouTube? Ano ang yung mga steps na gagawin natin para mamonetize sa YouTube? Ready na ba kayo? Let's go! Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. So, today's vlog is pagpaa. Ayan guys. Today's vlog is magtutunan po na ako. Bakit ako nahiya? Hindi, ganito yun. Sa today's vlog, matututunan po natin paano kumita sa YouTube. Paano nga ba guys? Paano nga ba? Alam mo ba? Well, so today's vlog, tuturuan ko po kayo kung paano kumita sa YouTube. Anyways, ganito yun. Siyempre, kung nagsisimula ka lang sa YouTube, hindi ka kikita. Si YouTube, meron siyang mga requirement upang mamonetize ang iyong channel. Sinasabi ko po ito dahil ito yung na-experience ko po ngayon. Nahihirapan po ako mamonetize ang aking channel. Pero sa content ng aking video, tuturuan ko po kayo paano kumita sa YT or sa YouTube. Una, ang requirement ni YouTube is kailangan mo ng 1,000 subscribers ang kailangan mo upang ikay mamonetize. Pero kung below pa yung subscribers mo, malapit po yung mangyari. Pangalawa, kailangan mo na 4,000 watch hours. Malaki ba yun o hindi? Para sa inyo, malaki ba yun? Para sa akin, noon, nung una, akala ko yung watch hour madali lang yan. Dahil bakit pa? Ina-expect ko kasi na marami yung manunod sa channel ko. Hindi nga. Siyempre, bakit? Sa mukha kong to, marami ba manunood? Well, dahil hindi tayo mga artista, hindi madali yung watch hour. Kailangan marami kang gawin. Maraming ways para kumita. Siyempre, kailangan mo makipagkaibigan sa iyong mga kaibigan, sa FB, i-share mo ang iyong video upang mag-virus para COVID-19 lang. Mali mo matulad kay Mary Grace Cooper. Nag-post lang siya ng 2 subscribers, happy to subscribers, in 1 click, ano na siya, nag-viral na siya. Sana all mag-virus, ay sana mag-virus, mali. ito, kailangan na subscribers, kailangan ng watch hours, 4,000 watch hours. Hindi yun madali. Ayan guys. At ito pa yung pangatlo. Paano tayo kumita sa YouTube? Ito yung sinasabi ko guys, sa base ko ito sa aking experience as a new YouTuber. Paano nga ba kumita? Last, para sa akin, ako, mahilig ako mag-cover ng kanta. Napansin ko,
magkaka-copyright yung kanta ko. Pero alam niyo ba guys? Kung bakit nakaka-copyright? Dahil wala akong permiso na ginamit ko yung musika na pinagmamay-ari ng ito. So, kailangan tayo as a YouTuber, mag-ingat po tayo sa copyright claim. Dahil yung ating video, hindi yun mo. Yung ating makikita or may income sana, pupunta yun sa tunay na may-ari. Eh, ano lang naman tayo eh? Manggagamit tayo. Walang permiso sa may-ari. So, ayun guys. So, ayan lang po yung aking i-share sa inyo. Sana natutuhan mo ang aking mga sinabi. Ayan, sana natutuhan. Yun. Una, recap tayo guys. Recap. Una, kailangan natin siyempre gawin yung mga requirement ni YouTube. Dahil kung hindi natin nagawa yung mga requirement, wala tayong rights para ma-monetize yung ating channel. So, all we have to do is do it now. Don't do it later. Ngayon, ang gagawin natin ngayon ay meron siya epekto. Or, hindi mas kaya yung oras na yun. Gagawin na natin ngayon. Dapat ngayon na. Hindi na bukas. Dapat ano? Pumili tayo ng mga music or background music sa ating mga vlogs na no copyright or free music na walang ano, walang copyright music. Para hindi mag-copyright din yung ating mga music. So, ganun yun.